welcome to my channel. This is Jonna Ardiente. Yes, viva, 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 viva Ardiente. If you haven't subscribed yet to my channel, please do so and hit the notification bell below. This one, to be notified for my new uploads. So for today's video, guys, I'm gonna share to you how I edit my video. Yes, you heard it right. Lalong-lalo na sa mga vlogger na nagsisimula pa lamang. Gusto kong i-share sa inyo how I edit my videos. Also, my tips or tricks kung paano ako na-achieve yung mga outputs na yun. So, yes, itong tutorial na to, guys, is for all iPhone user. Application na ginagamit ko is iMovie. Yes, iMovie ang para sa akin best for now na for free. Walang watermark and gustong-gusto ko yung mga animations and effects. Kung may limitasyon man siya, dahil akong na tao ay very, very resourceful ko. Wow, kiniklaim ko na talaga. Nahanapan ko talaga siya ng paraan kung paano ko ma-achieve ang ganong animation. So, without further ado, let's go to the video. First na gawin ko, pag meron na akong video na i-edit, I'm gonna trim down the video or ika-cut ko yung mga dead air na scenes tulad nito. Naiisip ko pa yung anong sasabihin ko sa camera. So, kung meron kang mga dead air na yun, makakat mo yun sa iMovie na app. So, paano? Ito, isi-share ko sa inyo. Yun. So, nandito na yung video. So, click mo lang yung part na yun, guys. Tapos, dito ka sa may scissor na icon, dito sa lower part. Gamitin mo tong split. Yun. Nakakat mo siya. So, kung gusto kang may ikat na part or scene ng video mo, or, ito, parang scroll mo siya, itong yellow na part, yan, scroll to the right, or to the left, kung may part ka na scene na gusto mong isali sa video mo. Yan yung ganap ni split. Alright? So, that's for how I trim or cut down my videos ko, my dead air. In short, guys, nililinis ko yung video. Yan yung panimula ko on editing my videos. Alright? Second, nalinis ko na yung video, guys. Second na gawin ko is mag-i-insert na ako ng mga sound effects on whatever scene na parang akma doon ilagay. Katulad ng funny sound. So, paano ba maglagay ng sound effects? Pero, bago ka maglagay or mag-add ng sound effects, dapat meron sa photos or sa gallery. Dito ka sa upper right, dito na may plus sign, add ka lang dyan, and then punta ka sa video. So, punta ka kung nasan na folder mo nilagay, favorites, or all na lang kung nandun siya. So, kunwari, maglagay ako na funny na laugh. Funny na laugh. So, paano mag-add? I-click mo siya, tapos may tatlong dots dito sa right. Diba? May mga options. Cut away, picture in pictures, split screen, green or blue screen, or audio only. So, dito, isi-select mo si audio only. So, ayun. Pinanood ko talaga, guys, yung whole video kung saan ko talaga ilalagay yung mga sound effects ko. And, sa kagandahan pa ng iMovie, guys, may naka-built-in na siya. Dito ka sa audio, and then dito sa sound effects. So, may tatlong option dito under sa audio na soundtracks, my music, or sound effects. So, meron ding naka-built-in na sound effects si iMovie. Alright? So, marami kang mapagpilian dito. Letter A hanggang letter W. So, guys, itong settings na to is for the mobile. Hindi ako sure kung sa MacBook, kung ganito din yung setup. So, nandito, marami dito, guys. Kunwari, maglalagay ka ng suspense strike. Ito, yung sound ito. Yan. Kung gusto kang mag-add dyan na part sa video mo, i-click mo lang itong plus sign dito. Tapos mag-a-add na siya dyan. Third is, maglalagay na ako ng background music. So, sa iMovie, di ba nakapunta na dito sa audio, may soundtrack sila, guys. Marami. Libre lang to. Kaya gustong-gusto ko talaga si iMovie. Marami siyang mga soundtracks na pwedeng ilagay sa video mo.
But ako, preferred ko, nanghanap talaga ako sa YouTube. Doon yung mga natitipuhan kong background yung music. First guys, yung nagsisimula pa lamang ako sa pagva-vlog, dito lang ako nakadepende sa mga background yung music. Pero, nang na-discover ko na, uy, pwede pala siya. Kasi may option na add audio only yung nakita ko kanina. Plus, pa na ibibigay kong tip dito guys is, pwede mong gamitin si Split. Ito. Para dito na banda, ilalagay mo talaga siya, ay iset mo talaga yung 100% na volume ng music. At the same time, kung dito na banda, gusto mo lang 30% na background music dito, ganyan. Or pahinain natin yung volume ng music kasi nandito yung mga sat-sat mo, ganyan. Ganyan lang siya kasimple. So yun yung tatlong way ng pag-edit ko ng video. Again, ulitin ko, nagtitrim down ako sa video. Second is, nilalagay ko yung mga sound effects, kung nasaan talaga siya angkop. And then third, nilalagay ko na yung background and music ng gusto-gusto ko para sa video na yun. Okay, so that's it. Next part of this video, i-share ko sa inyo ang tricks ko sa pag-edit ng video ko. Alright, first one. How I add words sa sa video ko. Na limitado ni iMovie. Kasi dito kasi sa iMovie, makaka-add ka ng text. Pero hindi mo ma-modify yung position niya, yung font size, and then yung font style. Then walang functionality na makaka-add stroke, shadow, or anuman lang para sa text. So, you need another app, let's say Fonto or PixArt. Yes? So, paano? Dapat na yung text na ginawa mo sa ibang app, sa Fonto or sa PixArt, dapat ang background color noon is green. Para ma-add mo siya sa video. So, ito yon. Doon ka sa photos and then, kunwari, na-save mo na ito. May nagawa na ako. Click again yung tatlong dots and then, click mo yung green blue screen. Ayan. So, lagay na yung text dito. Compared na naka-built-in na font style dito talaga sa iMovie. Hindi mo siya ma-manipulate. Limitado lang siya. Okay? Hindi mo din mo siya ma-move pa left or right. Wala. Hindi siya pwede. So, yun yung para sa akin downside sa text sa iMovie. So, kaya I need another app na doon ako gagawa ng mga text, pero dapat yung background color is green para ma-add ko siya dito sa iMovie via yung option na green blue screen. Alright? Next na trick or tip na isi-share ko sa inyo guys is paano ako maglagay ng animation effects. Alright? So, kunwari, maglalagay ako ng heart, ganun. So, dapat meron ka ring heart na animation sa local drive mo. Tignan naman natin yung ulit yung plus sign. And then, hanapin natin yung heart na effects or animation. And then, click mo yun siya. And then, yung tatlong dots. And then, select green blue screen. And then, dito na siya. Na parang nag-overlay sa main video. And then, yung animation ng heart talagay na sa video. Okay, next na tayo na tip or trick na i-share ko sa inyo is maraming nagpanong kung paano kayong ginagawa. So, simple lang siya, guys. Yung zoom in and zoom out ng video. Nuwari, dito sa part na to, gusto mo siyang i-zoom in, ganito lang siya, guys. I-split mo lang yung video, split, and then, i-click mo yung na-split mo na part, then i-click mo itong magnifying glass dito sa upper right, pinch to zoom. So, itong dalawa mong daliri, guys, i-zoom in mo lang siya. Yan. So, naka-zoom in siya, and then, yung next part niya is naka-zoom out. Ganun lang siya na kasimple na trick. Okay, guys, is yung detach. So, di ba nakikita nyo, may detach dito na option. Dito sa, kung i-click mo itong scissor na icon, so may detach. Anong gamit ng detach, guys? So, kunwari, gusto mo na parang i-fast forward mo yung video na hindi na audio is still, hindi siya naka, parang hindi naka chipmunks. Yung, may ganun talaga, guys.
Yun yung ginagawa ko sa video ko, guys. Parang dinidetach mo yung audio niya. So, i-click mo yung detach and then i-click mo yung video and then dito ka sa parang clock na icon and then i-swipe mo siya, pa-fast forward siya. So, ayan. So, nagpa-fast forward siya tapos na yung audio is hindi, yung sinasalita mo, hindi nag-chipmunk. Diba, nakaka-boring kung yung whole talaga na part na kumakain ka ipapakita mo sa video. So, ipa-fast forward mo yung video, pero yung mga sinasalita mo doon, i-detach mo lang na hindi nakaka-chipmunk. Okay? Ganyan yung gamit or ganyan yung trick na ginagawa ko sa video ko. And ito na yung last na trick na isi-share ko is yung duplicate na option dito. So, anong ganap ni duplicate? So, kunwari guys, ito. Kunwari na, pakit ulit ako sa kunwari, sorry. Na itong part na video na to is isa-slow mo mo. Tapos at the same time na isa-slow mo is ifa-fast forward mo. I-split mo yon na scene and then i-duplicate mo. Yung parang i-clone mo. Yung first na scene na yun is normal siya. Hindi siya fast forward, hindi siya slow mo. Ganun lang siya. And then, yung na-duplicate mo na scene is naka-fast forward or naka-slow mo. Pwede yan. Ganyan. Ganyan yung pwede magagawa ng duplicate. Slow mo mo. Okay. Ganyan yung trick, guys. Diyan ako magtatapos sharing this to you sa mga nagsisimula pa lamang. Itong na-share ko sa inyo, guys, is na-discover ko lang siya along the way sa pag-i-edit ng video. I want to explore and expose myself sa ganun na bagay kasi gustong-gusto ko siya. So, itong mga na-share ko sa inyo, guys, is based on my experience and yung accidentally ko talagang na-discover sa app. Kaya, ma-recommend ko siya sa inyo kung iPhone user kayo kasi ito na. Viva na talaga siya. And then, for Android, para sa akin, Kinemaster. Pero may watermark nga lang. May bayad, okay, para mawala yung watermark. Hindi naman masyadong kamahalan. Wala pa sa state ko na mag-i-invest ng masyado sa app kung meron namang free na walang watermark na ma-achieve lang naman yung gustong output ko sa mga videos ko. Guys, that's it. Kung gusto nyo ng part 2 ng tutorial na to, guys, just let me know kasi i-share ko sa inyo on my next video. And then, gusto ko guys na magtanong kayo kung anong mga gusto nyong ma-achieve sa iMovie pero hindi carry ng app kasi limitado nga yung mga features niya. Let me know and i-share ko sa inyo. Baka naman na-discover ko na yun or baka naman natagpuan ko na yun yung gusto nyong mangyari sa video nyo. Comment down below para sa next na video ko and kung gusto nyo talaga ng part 2 ng tutorial nito. Let me know guys kasi i-share ko sa inyo ang lahat. Again, this is Jonah Ardiente nagsasabing Viva! 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 Ardiente! See you in my next one guys! Bye bye! Nandyan yung security guard ko. Bye-bye, guys! Bye-bye talaga. Bye-bye!